So yung mga kapapa, good morning sa inyong lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. So ngayon umaga ay nandito kami ngayon sa ano, sa San Juan. So nandito na naman napadpad ang inyong kapapa guys, sa isang building dito sa San Juan. Ang pangalan ng building ay ano, Euro Asia. Ayan ang kanilang yung Marble and Granite Incorporated. So nandito ang inyong kapapa guys sa building na ito. Siguro ay ang aking boss ay mamimili ng ano, ng marble. Ano kayang gagawin sa marble? So ano pang gagawin sa marble? Ay pwedeng ilagay sa kusina, pwedeng sa sahig, pwedeng sa pader. So hindi ko alam kung anong, kasi mayroon siyang ano, mayroong gustong gawin si boss. Parang nadinig ko, gusto niya magpagawa ng parang ano, bar ano, yung ano ng mga alak. Parang gusto ko doon ka mag serve ng alak o magmix ng alak. So yun ang narinig ko, baka bibili siya ng marble para doon sa gagawin niyang ano, gagawin niyang bar room. Ayun. Kaya kami nandito sa building na ito. So, dinayo talaga namin para pumunta dito sa Euro Asia Marble Incorporated. Yan, nakalagay dito. Marble and Granite Incorporated. Yan, yung pangalan nandyan sa harap na aking nakikita. So, yun. Antabayanan ko sila. Pumasok na sa loob. Kalalabas lang dito sa car. So, mag-antay-antay na naman yung kapapa guys dito sa loob ng sasakyan. Lalabas. Mamaya-maya, labas ako kasi mainit dito. Mainit na ang panahon. Wala na yung bagyo. Lumayas na sa Pilipinas. Napunta na sa ibang bansa. Ayun, ang ibang bansa na naman yung sinalanta. Kung natatandaan nyo ay may napanood akong balita kung mga nangyayari sa ibang bansa. Ang daming nabaha din sa kanila. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung anong lugar yun. Basta kung nanonood kayo ng YouTube at balita, malalaman nyo kung saang lugar yung binaha na naman. So yung bagyo na yun ay galing dito sa Pilipinas. Dumayo na naman sa ibang bansa. Ayan. Kaya doble ingat tayo sa panahon ngayon na pabago-bago ang panahon. Bigla na lang sumusulpot ang mga bagyo. So, ang ating mga kababayan na malapit sa ilog, yun, mabilis silang binaha. Hanggang ngayon, ay ang ibang mga lugar ay lubog pa. Ayan, patuloy na naglilinis yung ibang mga bahay na nasa lanta ng bagyo. Lumubog sa baha. Lalo na sa parte ng Bulacan, Pampanga, yun, sa iba pang mga lugar na talagang lubog sa baha. So yun, ingat-ingat tayo, lalo na ang hirap magkasakit. Maaari kang dapuan ng sakit na ano bang tawag nun, yung mga galing sa daga. Yan, kung ano-ano pa. Pwede kang magkaalipunga. Marami tayong makukuha sa nakalubog palagi sa tubig. Yun. So ingat-ingat mga kapapa. So antabayan ko na lang na matapos sila dyan sa loob. So, hanggang sa makalis kami dito. So, update ko kayo mamaya. So, yun mga kapapa ay nandito tayo sa warehouse nila mismo. Sa Euro Asia Marble. Yan, nandito kami. Yan, pipili ang aking bus ng mga marble dito. Yan, marami dito. Papakita ko lang sa inyo mga iilan na nakikita ko dito.
May marami dito, iba-ibang klase, iba-ibang mga kulay, guys. Yung ating makikita dito sa ano, sa loob ng warehouse ng Eurasia Marble. Ayan. Makapili ka ng napakagandang mga marble. So yan mga kababayan, nandito tayo ngayon sa ano, sa ibang area na naman. Sa lugar kung saan ako palagi, ang Makati. So ang inyong kababa guys, ay nandito sa Rockwell Power Plant. Yan, nandito na naman ako nagkagala sa Rockwell Power Plant. Yan, araw-araw ako nandito. So may kukunin lang ako dito at kailangan kong ibigay sa aking boss. Yung aking kukunin ay nasa entrance ng Mango. So doon ko siya kukunin. So antabayanan kong ang kasama kong bumaba para kunin yung aking dapat kunin. Yan, pakita ko sa inyo. So yun guys, ito yung Rockwell. Yan, madalas nyo nakikita ito sa aking mga vlog. Itong area na to. Ayun, dito ako pupunta sa entrance ng ano, ng Mango. Ayan, dito. Yan, oy. Ano nangyari kay Kuya? Natikitan. Ayun, ang dalawang kasama kong bumaba. Ayan na. Yan. Na. Yan, sila ang dalawa. So may kukunin ako sa kanila. At meron din ako ibibigay. So yun, ito yung Mango entrance, mga idol. So lalapit-lapit lang ako kasi hindi nila ako kilala. Iba yung aking sasakyang dala. Ayan si Kuya Joyrider natikitan. Kasi nag-U-turn siya, nang bawal sa U-turn. Yan, kasalanan niya. Yan tuloy, natikitan siya na ni Manong Guard. Ayan, di kasi nagbabasa. Ay, nakalagay na ngayon, no U-turn, nag-U-turn pa. Ayun, sablay si Kuya, natikitan. So yan guys, umiikot muna ako kasi baka ako naman ang matikitan doon. Bawal kasi doon magstay. Ayan. At sa aking pag-ikot ay meron ditong dalawang hindi ko alam kung mag-asawa o magkasintahan. Ayan o. Wow! Lambing nila. Ang labing nila guys. Wow. Ayan. Daan lang ako. Nakakaingit sila guys. Nakakaingit yung mga foreigner. Naglambingan sa gilid ng kalsada. Ayan sa keso. Ayan. Kita natin sila dito sa side mirror. Ayan. Wow. Ang sweet nila guys. Ayan. Di ba? Oh, nasa gilid lang sila ng kalsada. Oh. Naglalambingan sila sa gilid ng kalsada guys. So, ikot lang ako dito. Ito yung makikita natin sa paligid. Ayan. The Cafe Vince T left. Ayan, sa ating kaliwa. At yung kabila, ito naman ang aking nakikita. Meron ditong bangka. Ayan ang bangka. Nakadisplay yung bangka. Para pag may baha, ayan, gamitin na lang yung bangka na yan. O, diba guys? Ito yung aking nakikita sa paligid. Eh! Ayan, dito guys, meron dito maliit na park. Ayan o. Ito. Ayan, maliit na park. Meron dyan mga upuan. Eh,
Ayan guys, nandito na tayo sa fort ng EDSA. Ayan, ito yung ating makikita ngayon sa kawaan ng EDSA. Ayan, nag-start na naman yung traffic. Ay, ganyan talaga ang EDSA guys. Hindi na lumuluwang, lalo pang sumisikip sa dami ng mga sasakyan. Ayan, traffic pa rin. Ayan ang EDSA. Hindi na nagbabago. Pati yung ambulansya, hindi na nakakalusot. Na-traffic din siya. Pero, isingit-singit na lang yung ambulansya. Dahil, nahirapan siyang lumusot dahil ma-traffic. Siksika na ang EDSA guys. Sa ganitong oras.